Welcome back to our channel, Automatic Work. So dito tayo ngayon sa topic na pagwawashing ng motor. So dati ang ginagamit ko kasi dito, washing muna. Pagkatapos magwashing, nag-a-apply ako ng BS1. Ngayon, ang gina-apply ko ito na lang, Palmolive. So shampoo na lang. Dahil sa BS1, medyo may concern ako dun eh. Pagkatapos kasi ng washing ko, usually yun naman ginagawa eh. Pagkatapos ng washing, lalagyan mo na siya ng BS1. Pero pero nagiging outcome niya, yung nagiging resulta, napakadikit nung kahit pinupunasan ko, napakadikit nung dumi. Kamukha nito, pag nasa gilid ako dito, puno yan. Pag inisprehan mo ng BS1, maganda. Tapos punasan mo yan ng basahan, di ba, yung tuyo. Pero dito, ang puno, namumuno siya ng ang dami pa sa loob, oh. Yung hindi nakukuha. Yun yung yung hindi ko nagustuhan sa BS1. Yung dikit nung alikabok. Sobra. Sobrang kumakapit pag naka-BS1 ka. So, kaya ngayon, na-experience ko naman, trinay ko naman siya. Hindi ko naman siya agad tinanggal sa kasi kala ko baka to eh, sobra lang sa gamit, ganun, sobra lang sa spray ko. Pero hindi, yun nangyari, ganun pa rin eh. Kapit siya sa dumi. Ang experience ko sa BS1, kumakapit talaga yung dumi. Yung gilid na to, ito puno yan, kakapitan. Pero pag testingin natin yung shampoo, kung ano resulta nito. Yung Palmolive, kasi nakagamit na ako dito dati, yung takip na yan. Naka-BS1 ako, puno yan. Puno ng dumi yan. Parang mangitim-ngitim na sa dumi yan. Kahit nagamit ko lang yung motor ng 2 beses sa daan. Pero grabe ang itim. Parang hindi mo mapipigilan yung So, tapos yung mga pairings na yan, yung mga gilid, buong paikot na yan, puno yan. Ito, kapit na kapit lahat dyan. Yan, dito, kapit na kapit. Talagang napakadumi. Ngayon, experiment tayo sa shampoo. Before and after. Tapos itong dito, concern ko, pag ginamitan mo ng BS1, talagang nag-iimbak ang dumi dito, napakadami sa loob. Sa loob na ito, yung dapat may play to eh. May play dapat to. Pero pagka naka-BS1 ka, yan, nagmamantika na to. Tapos, nag-iipon na ang dumi. So, pansinin nyo pagka na-sprayhan nyo to ng BS1. So, hindi naman to, hindi naman to advisable na sprayhan ng BS1. Kasi, ang advisable dun, indoor lang yata yung pwede. Yan, lahat. Siyempre sa atin, ang alam natin yung BS1, pampakintab. So, lahat, pampakintab, pero punasan mo lang siya. Madali lang siya yung, pero hindi siya anti-rust. Talagang kumakapit yung dumi. Yung hindi siya anti-rust. Pangkintab lang siya. Siguro maganda siya gamitin sa mga sarado yung pinaglalagyan mo ng BS1. Like kotse, ganun. Sarado yung hindi talaga siya makakapasok ang dumi. Experience ko din sa mga tropa ko na may kotse. Hindi rin sila nag-i-spray ng BS1. Tsaka hindi sila nagpupunas ng BS1. Ang ginagamit talaga yun tayo. Sa ilalim na yan, lalo na ilalim na yan. Sa engine na mismo. Sa engine na mismo na yan. Pag na-sprayan mo ng BS1 yan at nakapitan ng dumi yan, kapit na kapit na dyan ang dumi. Makukuha na lang yan kung magpapa-spray ka uli. Pero kung hanggat di ka nagpapa-spray, nandiyan pa rin yung dumi. Yun. Pag nag-washing kasi ako, kasama siya. Lagi siyang kasama. Wag na lang yung head. Diyan lang sa gilid. Yung taas. Yan. Sa throttle. Kasama yan sa linis eh. Ito. Throttle. Sa adyasan ng idle up. Tapos dito sa ilalim. Yan. Tapos iwasan nyo rin yung laging buga ng buga. Kasi tatanggal lang sa mga, lalo na sa mga bago, sa mga stock, mga bagong motor.
Huwag niyong isprehan na isprehan kahit pa yung ano ginagamit na pang spray na mahina. Kasi malakas pa rin yung impact dun sa ano eh, sa fairings. Ito, luma naman na itong motor ko, pero sa mga bago, mga may motor na bago, hindi ko na ina-advise sa inyo na yun ang gamitin nyo. Kasi yung fairings nun, yung fairings nyo, madaling lumuma yan. Pagka lagi kayo nagpapaano nun, lalo na kung hindi gaanong gamay. Mas maganda, sarili nyo na lang sikap, sariling ano, shampoo, joy, o ano man. Tapos, mas maganda kung hindi na kayo maglalagay ng BS1. Parang tingin ko hindi siya nakakatulong. Makapintab siya, pero ganito na lang, oh. Ang epekto, kakaiba. So, tingnan natin kung ano mangyari nito mamaya, pagkatapos. So, yun, nasyampuhan na natin lahat. Next step natin, ibasain na lang natin siya. Banlaw, parang yung parang nag-ano ka. Parang naliligo ka na nagsisyampuh ka. Pagkatapos mo ano, pagkatapos mo liguan, banlaw na lang, oh. Ganyan sa kadali, friendly, oh. Kita mo naman na makintab na siya, oh. Di yung kamukha nung naka-BS1. Saka dito, usually lang naman yan. Kahit tubig lang yan, ano eh, malinis. Tingnan natin, ah. Ano pinagkaiba ng BS1 sa shampoo. Yan, oh. Kasi pag naka-BS1, talaga kumakapit yung dumi. Hindi ko naman sinisiraan yung naka-BS1. Sa color lang siguro. Nagmamantika kasi pag naka-BS1 kaya makapit yung dumi. So, yan. Okay? Ang okay na yata. Konting punas na lang to. Tapos na. Yan. Punas na lang. Yan. Hindi na natin punasan ng madumi. Si kakapit. Malinis lang lahat. Yun, makintab din naman. Pagka-shampoo lang. Okay din naman. Yun yung gawang shampoo lang. Shampoo lang yung panlinis. Makintab din naman. Hindi rin naman siya pangit. Yun. Is ng BS1. Ay, yung shampoo. Okay din naman, no? Nailalim yan. Wala na yung rust yung dyan na nag-iipon-ipon. Napakadami. Para ng tartar. Yun, tapos hindi nagmamantika. Sa gilid, hindi makita yan. Oh, sige. Hindi na siya rust. So, bali parang kung sa shampoo, shiny na siya sa ilalim. Medyo maluwang ano na siya. Wala nang ano, yung mga tartar na nakikita ko. Pag naka-BS1, kahit hindi mo gamitin, kapit yung dumi. So, yun lang po. Jerome Automatic Works. Salamat sa pagpanood. Tuloy-tuloy lang subscribes.